yung MRD drug survey instrument ko para didiretso doon pagdating nakahanda na sa initial drug survey ni Chief Mate. Ito yung gamitin namin kasi ang kurahi. Wala nang kailangan pa na maglatag pa o maghanda ng pilot ladder o drop ladder kung ano pa man provision crane sa pupa at saka ladder din para sa proa dahil pag balas condition kasi guys yung pinakababa mga nasa 4 meters to 5 meters yung drop doon ay hindi mo na mabasa dahil yun nga curve siya. So guys, huwag na natin patagalin to, ay simbolan natin. Alright, so yun o, 3 kilos, 3.5 lang, depende sa kahoy kung basa siya o tuyong-tuyo, 3 kilos lang kasama na lahat yung swell equalizer tube, refractometer at saka drop reading rail. 3 in 1 ito, tatlong klase na pang drop instrument in a box, wooden box. Yan o. Okay. Ito yung mga tools na gagamitin natin. Kuan lang plier lang at saka Allen wrench. Yan o. Ito. Yan o, nakasilyo yan. Yan guys. Nakasilyo yan. Yan na naalog, kusiktado yan. So ito yung manual. Kompleto ito mga instruction dito. Ito yung manual natin ha. Installation manual. Ito manual to ng rail natin. Bit rail. Yan o. Ito, manual ng action cam. Ito may QR code. Yan o. Action cam natin, manual. So, ito na yon yung tube natin. Tube. Ano po? Ilipat po yung lubit ng chemical. Lagay mo dito sa port side. Ano pala, paglublob nito sa tubig, yung bula hanggang gitna lang. Kasi pag malaking swell, up and down, at least yung bula, lulutang dito sa gitna. So, starting dito, papunta dito sa gitna, meron tayong 150 seconds no, na kailangan siya hintayin para aangat dahan-dahan yung bula hanggang sa gitna. So 150 seconds is about 2.5 minutes. Alright. So, yan. Compare ng flashlight. Ang accessories. Compare ng cellphone mo. Yan, dito, camera. Camera. Yung thank you card sa mga nag-subscribe at saka yung kwan. Yan, nag-purchase. Ayun nga pala guys, sa mga baguhan lang dito, huwag niyong kalimutan na i-subscribe yung channel ko. Malaking tulong na sa akin yan. Masaya na ako na napapanood itong gawa ko na ito dahil alam kong nakakatulong ito sa trabaho natin mga marino, lalo na sa mga opisyal ng barko simula kapitan hanggang sa third officer. Alright, mga accessories to. Ayan. Ito yung refractometer ha, telescopic. Ito yung gamit natin pangkuha ng density sa balas at saka yung tubig dagat na nilulutangan ng barko natin. Okay, so unahin natin tong
reading instrument natin, reading reel. Kailangan din live. Sir, magbabago lang ng wallet at saka desktop. So itong nadala ko ay yung T niya is PPC pa. Meron akong latest na version, yung pang fifth version ko ay ano na, aluminum, napakatibay na, hindi na siya basta-basta mabiyak o mabali. At saka meron na rin tayong spring clamp. Kunin ko muna. So ito na. Ito na yung pinaka T natin. Papalitan natin yung PVC. So ang nakaganda nito, dahil fifth version ko na ito, hindi na kailangan na lagyan pa natin ng foam dito. Kung napansin nyo yung dati na may foam dito at blue, kulay blue, at saka cable tie. Dahil yun, ipiprevent niya yung pag ikot na ganun, binding-binding. So ngayon, hindi na, dahil meron na tayong ito, spring clamp. So, ganituhin mo lang. Pag ganun mo, pipitik na yan, papasok dito sa butas. Yan o. O yan. So, wala na. No need na yung cable tie at saka yung foam na blue. Yan. So ito yung ipapalit ko dito sa old version ko na PVC. Kasi dati dito lagyan pa ng foam dito na blue at saka cable tie. Iplaan ko bago mapaubos lang. Yung plan yung dati na kabila ng kwan yung natira natin, tirahin ko lang yung upper bar. Okay ba? Okay. At saka sa ano naman, yung mga nagtatanong na hindi daw gumagana ang reel natin kasi lalo na naka open brake, yan ikot lang sila ng ikot, hindi daw mahip up. So yun, ito yung pinaka parang sprocket, ito yung pinaka brake, naka open brake ito, kaya pag ganito na position maglulower talaga tao. Uuros yung camera mo is diretso lulublob yun sa dagat. So para makontrol mo yung brake na dahan-dahan yung paglulower, ito yan. Pigilan mo ito, saka yung sprocket, ikutin mo yan. Yan. Pag naka-brake na siya, nakahawak na yan. So yan, iikot na yan. Iikot na yung reel niya. Yan. Yan. One way lang ito ha. Clockwise. Kasi i-counter mo, hindi na yan, hindi yan. Gear yan eh. One way lang clockwise. So ngayon kung mag-lower ka, diba, oh, hindi mo ma-lower oh, kasi naka-brake. I-open brake mo yung sprocket, dahan-dahan. Yan oh. Oh, yan, nalulower na siya. Nalulower na. So kung i-hip up ulit, ito lang sprocket ha. I-brake mo para kakapit siya. Tapos yan, kuwil. Alright. Sana makuha nyo na rin para magamit nyo na talaga ng todo. Okay. So dito na tayo. Palitan natin. Kailangan putulin.
Gusto nyong palitan yung luma nyong ganito na PVC, ito meron tayong ganito na wala nang kailangan na foam sa kakibutay. Doon sa pipa bab, hindi ko siya nasimbol dahil sobrang busy, kakasampa ko lang, kaya dito ko lang nasimbol sa pagdiripting namin. Ayun, yan o, okay, ayos na. So yung rail, oh, ay ito muna yung side pulley natin. Sana yung wala ah. Pagliligpit mo, ganunin niya lang yung spring clamp sa ilalim, matutupi na yan, oh. Yan. Matutupi na siya, oh. Okay. Dahil dito, may butas dito at saka dito para sa spring clamp. Pagbalik nyo, iganon nyo yan. Natin yung spreader natin. Ito lang, tugtong mo lang yan. Ngayon, kung hindi ito siya align, hindi tugma, ganito ah. Kitan ko muna. Tugma naman. So, example lang, kung hindi ito tugma, yung dito, ibalik ka rin nyo, ilagay nyo dito, saka ito naman sa kabila. Kasi nagdidepende ito sa ikot ng bolt doon sa thread niya. Alright. So, itabit na natin yung flashlight natin.
Yun pala guys, kung gusto nyong mag-upgrade ng flashlight, ito nasa almost sa kanto 2,000 or 2,000, depende na sa ano, sa silir. Waterproof ito, kahit malublob yung camera mo at saka masama ito, hindi basta-basta siya masira dahil waterproof nga. At saka napakalakas yung ano niya, ilaw niya kahit sa gabi, napakalakas. So magnet yung switch niya, pwede mo siya half lang, pwede mo siya itulak ng todo para lalakas siya. Yan o, magnetic switch, kaya dito control yan sa magnet. Waterproof. Okay. Medyo mataba lang to kunti sa package natin na flashlight, oh. Mataba at saka malaki to at saka mabigat sa package sa flashlight. So kung gusto mo yung mag-upgrade ng flashlight na ganito, palitan nyo lang itong ano niya, bolt ng siya, yung bolt ng flashlight holder, yung maiksi dito siya, ipalit mo lang siya kasi may mahaba dito, palit mo para ang taba niya, diameter niya ay magkasya din ito dito. Susubukan natin. Kasiya na siya dahil pinalitan ko yung bolt holder niya na maiksi, kaya pumasok. Yung camera natin. Ito yung demo cam natin ha. Hindi to branded, hindi matibay, walang zoom, mahina yung resolution niya. So recommended ko sa inyo yung branded talaga. Dahil matagal malubat, may zoom. At saka malinaw. Yan, i-align nyo yun ha. I-align nyo yung mukha ng camera at saka flashlight. Kung sa gabi lang, magagamit lang itong with flashlight kung gabi. Pag araw, wag na dahil bigat eh. Tanggalin nyo. Yan, so align na, oh. Yan, align na. Yun. Alright.
yan na. Pwede na tayo magbasa ng draft doon sa angkurahe. Pero bago sa magbasa, i-lower muna natin ito lahat. Ito, ubusin yung tali dito sa rail. Pag maubos na, i-heave up ulit para malaman natin kung tagilid ba o tabingi itong plasada na splitter natin dahil hindi magkapantay yung tali. Dalawa ito eh. Pantayin natin. Alright. So, yun. Itong sprocket, naka-break ito kaya hindi umariya. Pag i-ariya mo na to, open yung sprocket. Huwag isama itong handle ng pang-coil mo. Ito lang, sprocket. Pigilan mo itong handle, sprocket ikutin. Yan o. No? Oh, yan o. No? Oh. I-apply mo rin yung brake. Yan. So, kung mag-heave up ka na, i-brake mo. Ito, i-coil mo. Alright. Saka sa paghawak ng rail ha, sa pag-coil, itong thumb mo, ilock mo dito sa gilid ng rail. Yan, ilock mo. Ganito na pagkahawak ko. Dito, ilock mo. Para pag-coil mo ng ganyan, maganda yung may yung stability sa pag-heave up mo. Pinipigilan ng thumb. Para hindi siya basta-basta ma- luluwag dito. Okay? Yan. So, yan na. Yan na. So, wala nang foam at saka cable tie dito. Dahil latest version na ito, pang limang version ko, gamit natin ay spring clamp. Okay? Dito natin ibitay. Ibitay ito. Yan.